Nagsimula ang pelikula sa Hong Kong pagkatapos ng mapangwasak na tsunami. Ang lungsod ay naging isang napakalaking dagat na puno ng mga mapanganib na nilalang tulad ng mga pating. Ang napakalakas na bagyo ay hindi napaghandaan ng lahat, na nagdulot ng malawakang pagkabigla at humantong sa pagkamatay ng higit sa kalahati ng populasyon. Ang mga tao ay desperadong sinubukang iligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay sa kaguluhan, ngunit iilan lamang ang nagtagumpay. Lumalabas na ang nakaligtas lamang ay ang mga taong agad na lumikas sa mga bubong ng matataas na gusali. Biglang nagising ang bida, si Asha, mula sa nakakatakot na panaginip. Bagamat nalulungkot, nag-ipon siya ng lakas ng loob na bumangon at simulan ang kanyang araw. Si Asha ay nakulong sa isang gusaling nasa gitna ng lumubog na lungsod sa loob ng 5 taon kasunod ng tsunami. Walang laman ang gusali, walang ibang tao sa paligid, at itinago niya ang iba't ibang mga supply sa magkakaibang silid upang maiwasan na mapagnakawan ng mga pirata. Makalipas ang ilang oras, tahimik na tinungo ni Asha ang bubong. Doon, nag-iipon siya ng tubig ulan na pinakuluan niya para gawing kape. Pagkatapos uminom, inilabas niya ang isang radyo na nakatago sa malapit, naglagay ng mga bagong baterya, at nakinig ng musika gamit ang headphone. Ang simpleng libangan na ito ay nagpapagaan ng loob ni Asha habang tinitingnan niya ang lungsod na dati ay napakaraming mga tao. Nang maglaon, nalaman natin na ang isa sa pinakamalaking hamon kay Asha ay ang paghahanap ng tubig. Kapag umuulan, nililinis niya ang naipon na tubig gamit ang isang tela, pinipiga ito, at iniimbak ito sa isang bote. Pagkatapos ay itinago niya sa tangke ang mahalagang tubig, dahil maraming mga magnanakaw ang madalas na nagkalat sa lugar para sa mga supply. Masusing sinusubaybayan ni Asha kung ilang bote ng tubig ang natitira niya, na isinusulat ang lahat sa kanyang talaarawan. Para sa almusal, kumakain siya ng 2 kutsarang pansit na pinakuluan sa tubig at tinitipid ang kanyang mga supply hanggat maaari. Sa sumunod na eksena, ginunita ni Asha ang mga masasayang pagkakataon noong nakakakain pa siya ng masasarap na pagkain sa restaurant kasama ang mga kaibigan. Ngayon, siya ay nag-iisa, wala na ang mga kaibigan at ang mga masasayang oras ay isang malayong alaala na lang. Sinusubukang libangin ang sarili, sinimulan niyang tingnan ang nakapalibot na lungsod sa pamamagitan ng teleskopyo. Ang buong lungsod ay nakalubog pa rin sa tubig, at ilang mga gusali na lamang ang natitira sa ibabaw. Habang tinitingnan niya ang lugar, napansin niya ang ilang nakaligtas sa isa pang gusali. Pagkatapos, nakita niya ang isang kahon na lumulutang sa tubig sa ibaba. Sa pag-aakalang maaaring naglalaman ito ng mga kapaki-pakinabang na bagay, nagpa siya si Asha na kunin ito. Bumaba siya sa nakalubog na apartment at sinubukang hilahin ang kahon palapit sa kanya gamit ang pin. Gayunpaman, ang tubig ay puno ng mga nilalang, at isa sa mga isda ang nakikipag-agawan sa kahon. Hinila nito si Asha patungo sa sirang bintana at nasugatan siya sa kamay. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko at kahit papaano ay nakuha niya ang kahon. Sabik na binuksan ni Asha ang kahon, at nakita niya ang isang bote ng alak sa loob nito. Dahil hindi siya umiinom, ginamit niya ang alak upang linisin ang kanyang sugat. Sa gabi, nakarinig si Asha ng ilang ingay at nakita niya ang isang grupo ng mga magnanakaw na papalapit sa gusali upang maghanap ng pagkain. Takot na takot siya kaya mabilis niyang itinapon ang lahat ng gamit niya sa ilalim ng basura at nagtago sa isang silid. Ang grupo ng mga magnanakaw ay pumasok sa gusali at nagsimulang maghanap sa bawat apartment. Biglang nagsimulang magpaputok ng baril ang isang teenager na kabilang sa grupo. Napatiimbagang si Asha dahil sa putok ng baril. Para pakalmahin ang sarili, binalikan niya ang kanyang mga alaala, ginunita ang masasayang panahon kasama ang nakababatang kapatid na babae. Ang mga alaalang ito ay nagdudulot sa kanya ng kaunting kaginhawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang mga magnanakaw, at lumabas si Asha sa kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang matulog ngunit muli siyang nag-api ng paulit-ulit na bangungot kung saan nalulunod ang kanyang pamilya, at wala siyang magawa upang iligtas sila. Kinabukasan, inayos ng kaunti ni Asha ang kanyang lugar at tumingin siya sa tubig sa ilalim ng gusali, kung saan nakakita siya ng ilang mga kahon. Natuklasan niya ang isang bote ng jam sa loob ng isa sa mga ito, at ang amoy ay nagpasigla sa kanyang espiritu. Gayunpaman, biglang nawala ang kanyang kagalakan nang tumingin siya sa labas at nakita ang lumulutang na katawan ng isang batang babae. Ikinalungkot niya ito, at agad siyang bumalik sa kanyang silid. Nang gabing iyon, may narinig pang ingay si Asha sa gusali.
na alarma, binuksan niya ang ilaw upang tingnan ngunit wala siyang nakitang sinuman. Nang mapagtantong may mali, naghugas siya ng kamay sa lababo at nag-iwan ng sabon. Nang malapit na siyang umalis, napansin niya ang isang batang babae na kinukuha ang sabon. Nahuli siya ni Asha, ngunit nanlaban ang bata at nagtago sa ibang lugar. Sa sandaling ito, napagtanto ni Asha na ito ang parehong bata na nakita niya sa tubig noong araw na iyon. Ang batang babae ay hindi patay, sa katunayan, buhay siya at nasa loob ng gusali. Kinabukasan, lumabas si Asha para hanapin ang babae at nadiskubre itong natutulog sa sofa sa ibang kwarto. Ngunit hindi siya gumawa ng anumang aksyon at sa halip ay nagluto ng kanyang pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Asha na ang bata ay nagnakaw ng maraming gamit sa kanyang silid, kabilang ang larawan ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang hulihin siya at bawiin ang litrato, ngunit muling tumakas ang bata. Pagsapit ng gabi, nananatili ang bata sa isang silid na puno ng tubig. Dahil naaawa sa kanya, gumawa si Asha ng pansit at ibinaba sa kanya. Naaalala ni Asha sa batang ito ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na nag-trigger ng isang pagbabalik-tanaw sa panahong kasama niya ang kanyang pamilya, na nagdiriwang ng kaarawan ng kanyang kapatid. Naaalala ni Asha ang pagbibigay sa kanya ng regalo, kasunod ang pagbibigay ng mga magulang niya sa kanyang kapatid ng kwintas ng pamilya. Ikinagulat ito ni Asha dahil noon pa man ay inaasahan niyang matatanggap niya ang kwintas kapag siya ay lumaki. Gayunpaman, hindi siya binigyang pansin ng kanyang mga magulang. Sa sobrang galit, padabog siyang lumabas ng silid. Habang nagmumuni-muni si Asha sa kanyang mga alaala, nakita natin na nakasuot siya ng parehong kwintas. Samantala, tumanggi ang bata na kunin ang inaalok na pansit kaya iniwan ito ni Asha doon at bumalik sa kanyang silid. Ngunit pagkatapos niyang umalis, nagbago ang saloobin ng bata at gutom na kumain ng pagkain. Kinabukasan, bilang kilos ng pasasalamat, ibinalik ng bata ang lahat ng mga bagay na ninakaw niya. Dahil dito, nagluto si Asha ng pagkain para sa kanya at sabay silang umakyat sa bubong. Bagamat maganda sa pakiramdam ni Asha na may kasama siya pagkatapos ng maraming taon, nahihirapan siyang magsalita dahil matagal na siyang walang nakakausap. Hindi siya nakikipag-usap sa bata ngunit naglagay siya ng isa pang kama sa kanyang silid ng gabing iyon. Habang sinusubukan nilang matulog, biglang umiyak ang bata, na nagsasabing miss na niya ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, kinausap siya ni Asha, pinagaan ang loob niya sa pagsasabing hahanapin nila ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Hai. Kinaumagahan, pumunta sila sa bubong para tingnan ang paligid. Habang naghahanap si Asha ng mga supply, napansin ni Hai ang makulay na tape na nakadikit sa pintuan ng bubong. Nagtataka niyang tinanggal ito ngunit tuluyang sumara ang pinto. May sira pala ang lock at ginamit ni Asha ang tape para hindi mag-lock ang pinto. Nangangahulugan ito na sila ay nakulong sa bubong na walang paraan upang makababa. Nagsimulang magpanik si Asha, sa takot na dito sila mamamatay. Ngunit ang maliit na batang babae ay madali niya nabuksan ang lock gamit ang wire. Gumaan ang loob at humanga si Asha sa pagiging maparaan ni Hai. Gayunpaman, binalaan niya ang batang babae na huwag hawakan ang anumang bagay nang hindi sinasabi sa kanya at tumahimik upang maiwasan marinig ng mga magnanakaw. Binigyang diin niya na maingat niyang inayos ang mga bagay at kailangan nilang maging maingat. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong si Hai kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling dumating muli ang mga magnanakaw. Tiniyak ni Asha sa kanya na mayroong ligtas na lugar kung saan maaari silang magtago. Nilinaw din niya na hindi sila maaaring magtangkang tumakas dahil ang tubig sa paligid ay lubhang mapanganib. Kinagabihan, napansin ni Asha na nawala ang suot niyang kwintas. Dahil ito ang huling alaala ng kanyang nakababatang kapatid na babae, naging desperado siyang mahanap ito. Kinalaunan ay hinarap ni Asha si Hai, na naghihinala na maaaring ninakaw niya ito. Ngunit nakasakit lamang ito sa batang babae, kaya kinuha niya ang lahat ng kanyang mga gamit at lumipat sa ibang silid. Ang sitwasyon ay nag-trigger ng isa pang alaala mula sa nakaraan ni Asha, laging pinapaboran ng kanyang mga magulang ang nakababatang kapatid na babae, na mas inuuna siya sa lahat ng bagay. Dahil mas paborito siya ng mga magulang, si Asha ay nakaramdam ng matinding selos, na humantong sa isang maigting na relasyon sa kapatid na babae at mga magulang. Kinaumagahan, napansin ni Asha na gumagamit si Hai ng inuming tubig sa paglalaban ng mga damit at sinasayang ang kanilang mga mahahalagang supply. Lalo niyang ikinagalit ito ngunit hindi siya gumawa ng anumang aksyon.
Nang gabing iyon, naranasan ni Asha ang isa pang nakakatakot na bangungot kung saan naulit muli ang tsunami na bumaha sa kanyang gusali. Nanaginip siyang tumatakas sa takot at nagsimulang sumigaw sa kanyang pagtulog. Sa kabutihang palad, narinig ni Hai ang kanyang paghihirap at marahan siyang ginising. Sa muling pag-uusap ng dalawa, ipinaliwanag ni Asha kung paano gumamit ng tubig ng matipid. Pinayuhan din niya ang batang babae na lumayo sa mga dekuryenteng kasangkapan at huwag makinig ng malakas sa radyo dahil maaari itong makaakit ng mga magnanakaw. Si Hai na mausisa ay nagtanong tungkol sa silid na matagal nang nakasarado, ngunit sinabi sa kanya ni Asha na napakabaho doon kaya dapat nilang iwasan ito. Nang maglaon, ang batang babae ay nakinig sa radyo at nalaman na may nag-aalok ng tulong sa mga nakaligtas sa kalapit na lungsod. Nasabik sa balitang ito, nilapitan niya si Asha at iminungkahi na subukan din nilang puntahan ang lungsod na iyon. Gayunpaman, tumanggi si Asha dahil naniniwala siyang masyadong mataas ang panganib. Ipinaliwanag niya na ang tubig ay pinamumugaran ng mga pating, kaya walang paraan upang marating nila ang kabilang lungsod. Nang marinig ito, tinawag siya ni Hai na duwag at lumabas ng silid. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumabas ng mag-isa at nagsimulang gumawa ng balsa mula sa mga plastic na bote. Binalaan siya ni Asha tungkol sa mga panganib sa labas ng apartment, kabilang ang kakulangan ng pagkain at mga supply. Ngunit binaliwala ng batang babae ang kanyang mga alalahanin at sa halip ay naglabas ng flare gun. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ito mula sa isang junkyard ilang araw na ang nakalipas, at mula noon ay itinatago niya ito para sa proteksyon. Nag-alala si Asha nang makita ito, dahil ang hindi sinasadyang pagputok ng baril ay maaaring makaakit ng mga magnanakaw. Gayunpaman, hindi niya pinagalitan si Hai at sinabi na lang niya na maraming beses niyang sinubukang umalis sa apartment, ngunit palaging nabibigo. Habang pinag-uusapan ang kanilang sitwasyon, naalala ni Asha ang isang nakaraang pangyayari noong gusto niyang umalis sa kanyang tahanan. Pagod na siya na laging pinapaboran ng kanyang mga magulang ang nakababatang kapatid na babae, binibigyan siya ng lahat ng atensyon at mga bagay na gusto niya. Ito ay humantong sa malaking pagtatalo, at nagpasya si Asha na umalis sa bahay. Sa kasalukuyan, nahanap ni Asha ang nawawalang kwintas na nahulog sa gilid ng kama. Ito ay nagpapatunay na hindi ito ninakaw ng batang babae. Nakonsensya sa hindi pagkakaunawaan, humingi ng tawad si Asha sa kanya sa bandang huli. Kinabukasan, sa wakas ay umulan pagkatapos ng mahabang panahon, at ang dalawa ay kumilos upang mangolekta ng maraming inuming tubig. Sa gitna ng kanilang ginagawa, nagsimulang mapagtanto ni Asha na ang mabuhay ng mag-isa ay hindi ligtas sa katagalan. Mas mainam na manirahan sa isang komunidad kung saan hindi sila maaabot ng mga magnanakaw. Kaya naman, nagbago ang isip ni Asha at nagpasyang tulungan si Hai sa paggawa ng balsa. Nag-flashback ang eksena at nalaman natin na nang umalis si Asha sa bahay, sinundan siya ng kanyang kapatid. Naglakad sila sa mga kalye at dahan-dahang nagsimulang maintindihan ang isa't isa. Ngunit nang magpasya silang umuwi, ang lungsod ay tinamaan ng napakalaking tsunami. Sinubukan ng dalawa ang kanilang makakaya upang makatakas, ngunit hindi nakaligtas ang nakababatang kapatid at nakalulungkot na namatay. Simula noon, sinisisi na ni Asha ang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kapatid. Ngunit ngayong dumating si Hai sa buhay niya, nagsimula nang maghilom ang mga sugat niya. Sa kasalukuyan, ibinigay ni Asha kay Hai ang parehong kwintas bilang regalo, isang simbolo na inampon siya bilang kanyang nakababatang kapatid. Pagkaraan ng ilang araw, handa na ang balsa, at naghanda sila upang umalis. Gayunpaman, nagkaroon sila ng malaking problema nang hindi sinasadyang binuksan ni Hai ang radyo na umakit sa mga mapanganib na magnanakaw. Nagudyok ito sa dalawa na mabilis na itapon ang kanilang mga gamit sa sulok. Pagkatapos ay nagtago si Hai sa loob ng peking pader, habang si Asha naman ay pumunta sa mabahong kwarto. Hindi nagtagal ay dumating ang mga magnanakaw at sinimulang sirain ang apartment. Nahanap nila ang mga pagkain na iniwan ni Asha at Hai at napagtanto nila na maaaring may nakatira sa apartment. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay natagpuan nila si Hai malapit sa dingding. Habang naririnig ni Asha ang pag-iyak ni Hai, binaha siya ng mga alaala ng kanyang kapatid na nasa panganib noong panahon ng tsunami at ang kanyang kawalan ng kakayahan na iligtas siya. Determinado na hindi na maulit ang parehong pagkakamali, nagpasya si Asha na kumilos. Kinuha niya ang flare gun at lumabas sa pinagtataguan. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa isa sa mga magnanakaw at nagawang patayin siya.
Kasunod nito, nag-set up si Asha ng bitag at binuksan ang radyo para lumapit ang mga natitirang magnanakaw. Habang papalapit sa kanya ang ilang lalaki, sinamantala ni Asha ang pagkakataong lumaban. Nagawa niyang pumatay ng isa pang lalaki sa pamamagitan ng paghampas ng gitara sa ulo nito. Ngunit ang pinuno ng grupo ay nagpadala ng higit pa sa kanyang mga tauhan upang hanapin siya. Pagkatapos ay umatras si Asha sa parehong mabahong silid na pinagtaguan niya kanina. Lumalabas na sinadya niyang ilagay doon ang mga bangkay para mapigilan ang mga magnanakaw. Nang pumasok ang isa sa kanila sa silid, ginamit ni Asha ang mga bangkay upang takutin siya bago siya pinatay. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo at maingat na sinimulan na iligpit ang natitirang mga magnanakaw isa-isa. Sa kalaunan, narating ni Asha ang pinuno at naganap ang matinding away sa pagitan nila. Sa panahon ng pakikipaglaban, silang tatlo, si Asha, Hai, at ang pinuno, ay nahulog sa tubig. Dahil alam niyang nasa tubig ang mga pating, mabilis na dinala ni Asha si Hai sa isang taguan. Di nagtagal, lumitaw ang napakalaking pating at inatake ang pinuno, na pinatay siya kagad. Pagkatapos ay mabilis na sumakay sina Asha at Hai sa bangka ng mga magnanakaw. Sa kabutihang palad, puno ito ng mga pagkain at iba pang kinakailangang supply. Kinaumagahan, nagising si Asha na may ngiti sa labi. Sa wakas ay makakaasa na sila ni Hai sa isang bagong buhay na magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.